Magandang hapon po sa inyo mga kapatid. So ngayon ay ang ating ebanghelyo ay tungkol sa una, warning o babala ng ating Panginoong Hesukristo para sa mga taong pwedeng panggalingan ng dahilan ng pagkakasala ng iba. Sabi sa Ingles, the little ones. O dito, isa sa maliliit na ito. Sino ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesukristong the little ones? O isa sa maliliit na ito? Ito yung mga bagong converts. Ani? Ibig sabihin, bagong converts, bago pa sa pananampalataya, kumbaga, madali pa silang maiskandalo. Okay? Madali silang maiskandalo dun sa ginagawa ng mga datihan na. Okay? Kaya ang babala ng Panginoon, huwag kayong magiging dahilan ng iskandalo ng mga bagong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Dahil kapag nangyari yan, anong sabi ng Panginoon? Mas maigi pa, talian kayo ng gilingang bato sa liig. Ano yung, alam po niyo yung gilingang bato? Yung nagpuputo noon? Di ba may gilingang bato? Ginaganon ho yun. Mas bigat ho yun. Bato ho yun eh. Itatali daw sa liig. At ilalagay ka doon sa ungus. Kana makakaahon doon. Eh di ba? Maigi pa raw sa iyo mamatay. Parang ganoon. Kesa maging dahilan ng pagkakasala ng iba, o maiskandalo ang iba. Okay? So ang ayaw natin ay magduda ang tao tungkol sa Diyos dahil sa atin. Okay? That's the scandal na we want to avoid. Kalimitan, ang connection ang naiisip natin pag scandal ay sexual abuse, for example. O may kinalaman sa ganung usapin, not necessarily. Pwede rin the witness of our lives. The way we conduct our day-to-day living. At sasabihin, no, ayaw naman ni si Padre kung magsalita naman. Pero para namang walang Diyos pag siya naman ang namumuhay. Hindi ba? So magkakaroon sila ng doubt tungkol sa Diyos. Dahil iba yung paraan mo ng pamumuhay. Okay? Kasi nga, dahil sila'y mga bata pa, bago pa sa pananampalataya, kumbaga hindi pa ganoon ka-solid o katiba yung kanilang foundation. Okay? So huwag maging dahilan ng iskandalo ng mga bata pang sumasampalataya o yung pananampalataya ay mahina pa. Pangalawa, ito yung responsibilidad naman din natin. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. Pwede ba, Father, huwag na lang pagsabihan? Dalawa kasi ang epekto ng pagsasabi mo sa kanya. Una, upang ituwid siya. Pangalawa, para hindi siya maging dahilan ng pagkakasala ng iba. Pag hindi mo siya itinuwid sa kasalanan niya at maging dahilan siya ng pagkakasala ng iba, may kasalanan ka. Hindi ba? That's the reason you have to correct or rebuke him. Dahil gusto mo siyang matuwid, ituwid, at gusto mong huwag siyang maging dahilan ng kasalanan ng iba. Okay? Narinig natin sinabi yun sa isa sa mga pagbasa natin dati. Kung ang makamakasalanan ay sinabihan mo na siya'y magsisi at siya'y nagbago, edi maliligtas siya. Kung siya'y nagkakasala at hindi mo siya pinagsabihan, kung siya'y may mangyari sa kaniyang hindi mabuti, pananagutan mo. Okay, pero kung sinabihan mo at hindi siya natuto, bahala siya. Kasalanan na niya. Okay? So yun yung uli, fraternal correction. Eh, lumapit naman siya, humingi ng tawad. O di patawarin mo. 7 beses, okay, 7 beses mo rin patawarin. Kung 7 beses din lumapit sa iyo, tatandaan mo, hindi siya iba. Siya'y kapatid. Kaya mo lang siya itinutuwid, ayaw mo siyang mabulit sa pagkakasala at ayaw mong maging dahilan siya ng pagkakasala ng iba.
Okay? Hindi mo, pabayaan mo na lang ko, Father, yan. Hindi ko naman kaano-ano eh. Wala naman akong kaugnayan sa kanya. Ay kung maging dahilan ng pagkakasala ng iba, dahil hindi mo siya itinuwid, may pananagutan ka. Eh, di ba? And then, mukhang mahirap. Kaya nga sabi ng mga alagad, increase our faith, Lord. Pag sinabi na nila yun, parang mukhang hindi po namin yung kaya, dagdagan na lang po ninyo yung pananalig namin. Di ba? Parang yun ang kailangan namin para makaya namin yan. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, ang mahalaga, meron kayong binhi ng pananampalataya. And without you knowing, it will grow. Pag mayroong binhi ng pananampalataya, pag lagi nasa isip natin ang salita, tandaan ninyo, ang salita ay binhi. Hindi ba? The parable of the sower. The sower went out to sow. Ano yung kanyang, ano daw yung binhi? Ang salita. Sino daw yung maghahasik? Ang Panginoong Hesukristo. Okay, so ang binhi ay salita. Salita ng Diyos. Kung kalilimutan yung salita, basta nasa iyo ang salita, meron kang pananalig. Okay? Pwede ba daw sabihin doon sa sikomoro, mabunot ka riyan, lumipat ka doon ah. Lilipat daw siya. Dahil meron kang pananalig. Merong binhi. Ano yung binhi, Father? Salita. Salita ng Diyos. Nasa iyo yun palagi. So hindi ka pwede magkamali. Okay? So panalangin natin sa Diyos na totoong mapanghamon ang pagtutuwid. Pero ang dahilan lamang ng ating pagtutuwid sa isang kapatid na nagkakasala ay sa ikabubuti niya, ikabubuti rin ng iba. Dahil baka kung hindi mo siya ituwid, maging sanhi pa siya ng pagkakasala ng iba. Kasalanan mo pa. Okay? Amen.